siguro kung bakit iba yung pinapakita kong bus ko ngayon. No? Sila yung regular ko eh. Umuwis ako ng bus. Kahit na pandemic, kahit na may limit yung pasahero, o kahit may mga nanguhuli, yaya pa rin. Kasi, bibiyahe. Anong kita eh. Parinig kita sa mukha eh. Para binabayaran. Isa yung nasa bahay ka lang, nakatunga nga, nakahiga. Walang pasok na kung ang pera sa'yo. Ito, nakapila ako dito sa Sabampalay, FBR, sa Migaray namin. Naghihintay ako ng pila. Siguro mga ano na ako ngayon. Mga patlo na lang ako sa pila. Patlo na lang. Kanina, malis ako dito. Dumating ako dito. Ano eh. Dumating ako dito kanina. Alas 12. Eh, kung madalang ang pasahero, na-adjust ng dispatcher yung oras ng pila. Para kahit pa paano, yung pila sa monumento at mga pasa monumento, hindi matambak. Balance. Pagkaroon ng pila rito ng FBR sa Pampalay, pagkaroon din ng bus sa Bulacan sa monumento. Kaso nga lang, hindi ka rin pwedeng magpuno kasi may limit ang sakay namin, 70%. Dati na nga magsasakay ako ng 58 passenger. Ito, yung bus na to. Dati nasasakay namin dito, mga 58 passenger. Yan. Ngayon, sakay lang namin, 40. Hindi na pwede lumampas dun. Pag lumampas ka dun, at napara ka ng highway patrol o kay LTO o IAP, 5,000 tigit sa'yo. Isa matikitan ka na 5,000, sumunod ka na lang. Sumunod na lang kami sa patrol ng IAP. Para sayang naman yung 5,000. Magkano lang kikitain namin ngayon? Pinakamataas na siguro kikitain ko ngayon 5,000 na lang. Okay na yung 5,000 kasi yung tunga sa bahay nakatunga nga. Walang pumapasok na pera, walang income. So, napakahirap talaga yung pandemic na to. Lalo na kasi siguro yung mga walang trabaho yung mga tao na dyan, ano? Ano kaya nabubuhay? Kasi kita mo na lang sa amin mga, may mga regular na trabaho, mga driver, mga doktor. Lagyan mo na lang natin kami sa pandemic na yun, mga conductor, kumikita ng 400 o naman dahil sa driver, pinamalinis na lang. Kulang pa eh. Kulang. Hindi kaya nung walang pandemic. Talagang malaki kita. Kumikita yung driver ng 1,500. Hindi mo yung conductor. Araw-araw yun. Kaso nga lang, dito sa parteng Bulacan, sa lalo pag nangupangan ng bahay, pag kain araw-araw, binibili mo lahat. Yung 1,500 na yun, pag di ka bumiyahin isang araw mo lang disgagastusin yun. Eh dapat, kung kikita ka ng 1,500, dapat sana araw-araw din biyahe. Kasi minsan eh, hindi ko kaya makabiyan ng araw-araw. Iba yung dalawang bus ngayon. Hino yung dalawang ngayon, hino. Yung yutong ko, sira pa, sira. Pero para pakabukas, kaya ibibiyay ko yung bus ko kasi ginagawa kanina eh. Inausap na ako ng mekaniko na babukas. Hindi ko nang inabas yung bus ko. Yung mga kasama kong driver conductor, nasa bakasyonan pa sila, kaya kita nyo kung makikita nyo sa labas. Kaya nyo yung tambayan ng mga empleyado, kukunti empleyado ngayon yung kasi kukunti pumiyahin ngayon. Karamihan sa mga empleyado, nasa bakasyonan, o kaya naipit ng mga lockdown, o kaya tapat pang pumiyahin kasi nga yung
kakasakit yung mga tao, trangkaso. Pag may trangkaso ka, sabi nila COVID. Virus na virus ang COVID. Ganun yun nung nagdang araw. Biyernes ba yun? Biyernes, Webes. Bumiyaya ko lahat ng bilihan ng gamot. Pila. Tapos nagkakaubusan pa. Paracetamol, Biogesic, Niosep. Basta gamot sa lagnat, nauubos. Kahit anong klaseng drugstore, madaan ang magkasang lugar, pila-pila yung mga tao kung bakit ang dami talaga nagkakasakit. Sabi nila, COVID na naman, COVID. Pero nung, pero lang naman, nakita nyo sa akin, nagkatrangkaso ako, ilang araw lang. Sa awa ng Diyos. Alam nyo, ginamit ko lang, ang pinanggamot ko lang, gin sa kalamansi. Nakainom ako na ng dalawang balig na gamot, walang nangyari. Eh nung nakita kong walang epekto sa akin yung gamot, ang ginawa ko, gin sa kalamansi. Yun ang ininom ko. Na naluluto yung katawan ko sa gamot eh. Hindi ako gumaling-galing sa ubot sipon eh. Eh kahit din na umiinom, natuto ko uminom ng alak. Bakit pagtulog ko, kaya pagkarahe ko, para guminaway lalamunan ko dito, yung mga problema mo, wala-wala. Bis na inom ako ng Biogesic Paracetamol, ang iniinom ko, gin kalamansi. Eh, ito, sa awa ng Diyos, nawala yung pati ng lalamunan ko. Pati ubot, sipon, wala. Kaya, di lahat ng sakit, puro gamot, puro gamot. Ngayon ko lang napagtanto na kasama pala sa katawan yung sobrang gamot. Pero minsan-minsan, lagyan din natin ang alcohol ang katawan natin. Siguro, mga 10 years, nanti ako tumikim ng alak. Itong buwan lang ito, January, pagpasok ng January, ngayon ko lang subukan ulit binom ng alak. Gin kalamansi. Nakatulog pa ako. Ito ay, sa awa ng Diyos, ang iniinom ko na lang, vitamins. Kaya yung mga kababayan ko dyan, mga katropa na ano, pag may nilalagnat, lakas lang ng loob. Kaya magpapatalaw sa sakit, sakit lang yan. Palalampasan din natin yan. So, baka malapit na akong pipila. Kaya yung doktor ko, doon pa eh. Kaya pag-wait ko pa sa labas eh. Makikita nyo yung nakasando doon. Yung nakasando doon sa terminal. Yung nakaupo yung nakasando, yun ang conductor ko. Yung naka-item, driver yun. Yung nasa unang bus naman, yun na nakapila, palis na yun. Papuntang monumento yun. Kaya mga ordinary, kaya yung kisunap. Nakatingga, lahat. Tayo nakatingga. Kaya nito, kulay blue. Suntrans. Ipila din yan, monumento rin yan, monumento. Siguro mga pangalawa na lang ako, kaya nakabantay yung conductor ko, pangalawa na lang. Dahil yung mga pasero, makita yung dalawa na lang ito bahay. Diyan lang yung regular na driver nito. Diyan lang, malapit ng bahay dito. Pero yung mga ibang kasama kong driver conductor, suwi muna ng probinsya. Okay, nawala sa amin yung pandemic. Nakapagbayad ako pa ng bahay dahil magkano lang kinikita. Pang tawid gutom lang.
sana makarawas lakas na tayo. So, dito na lang po ako muna, mga buddy, mga tol. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye.